Well, pero minsan lang naman sa isang buong taon kung pagfiestahan ang kumukumpleto sa Noche Buena, hamon. Balat pa lang, sizzling hot na. Mas nakakatakaw tingin sa kung ano-anong sahog ditong prutas. At kapag pinartnera ng queso de bola, paskong-pasko na talaga ang kumukumpleto ng ating Noche Buena, hamon. Dito sa Cagayan de Oro City, isa sa may tinuturing ditong institusyon ang kay Felipe Laez. Ang hamon na ginagawa nila rito, hamon Cagayan de Oro, country style ham at pear-shaped ham. Para sa leg ham o hamon Cagayan de Oro, pagkatapos nyo ang itrim ng gusto nyo, maumpisa tayo dito sa may buto. Minasahi ito ng asin, nitrate at asukal. 6 hanggang 8 linggo ang hihintayin bago ito pauusukan. Pag natapos na itong ismoke, iluto naman natin ito using fresh pineapples at saka mga iba pang mga special secret spices. Tatanggalin ang balat at saka ito torch o susunugin sa asukan. Tama lang yung lasa niya. Nagbe-blend yung lasa ng ham sa pineapple. Ang ipinagmamalaking hamon Cagayan de Oro ng pamilya Pelaez, ang pangunahing sangkap sa espesyal na recipe ng pamilya. Ang negosyong hamon ng pamilya Pelaez, nagsimula lang daw sa 10 pisong kapital. Ang tinatayang halaga nito ngayon, 40 million pesos na palago nila sa loob ng mahigit 40 taon. If you have a good quality of food, like ham, it will really progress. So that's the secret. People will look for it. Taong 1969, nagsimula lang daw ang ideya sa simpleng salo-salo ng pamilya. Mahilig daw kasi sa hamon ang mister ni Aling Feli na si Raul. At mula sa isang piraso ng hamon, nagka-inspirasyon si Aling Feli na gumawa ng sarili niyang bersyon. Hanggang ang kanyang homemade ham na ipinatikim niya muna sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak, isa na ngayong business empire. Bawat araw, 2,000 kilo ng ham ang naibibenta nila sa iba't ibang mga lugar. When you have good product, by word, it will spread. Ang isa sa mga paborito natin tuwing Pasko, paano nga ba naimbento? Pinaniniwalaang 160 BC, simula ang paggawa ng hamon. Pinipreserba ang binti ng baboy sa pamagitan ng pagbuburo. At dahil matagal ang proseso ng paggawa nito, pinaghahandaan ng husto pang espesyal na okasyon katulad ng Noche Buena. Maraming klaseng paghamon nga. So it became a Filipino trend, no, in cooking. Sa pagpasok ng buwan ng Disyembre, puspusan ang paggawa ng hamon sa pabrikang ito sa Marilao sa Bulacan. Katunayan, 5,000 mga hamon ang ginagawa raw nila rito kada araw. Meron silang 7 klase ng ham. Prestige ham, premium ham, dandy Christmas ham, Gemma Pinoy ham, chicken hamon de bola, Super A Hamon de Bola at ang kanila raw bestseller, ang Hamon de Bola. Sa paggawa nito, dinadala muna ang karne sa thawing area kung saan pinalalambot ang karne sa loob ng 16 to 24 hours. After ng thawing, ito yung susunod na process natin, yung pre-cutting. Kung saan inaalis ang sobrang taba at mga blood clot. I-injectionan ang karne ng brine solution o tubig na may asin at ng mga sikreto nilang pampalasa. Sunod na ilalagay sa vacuum tumbler sa loob ng 5 oras para mamasahe ng husto ang karne at lumambot. Pagkatapos ng 5 hours natin sa vacuum tumbler, dadahin yung meat natin sa cubing. Inilagay sa stuffing machine kung saan naman isa-isang mabibilog ito sa plastic, kaya nagkokorteng bola. Sinisiguro nilang sakto ang timbang ng bawat piraso. Ini-steam sa loob ng 3 oras.
At para hindi ma-overcook, inilulublob sa yelo sa loob ng isang oras. Pagkatapos, ilalabas ulit at i-glaze sa loob ng 15 minutes. Malambot yung karne, tamang-tama yung lasa, hindi nakakaumay. Para sa mga pamilyang hindi problema ang budget, tradisyon ang pagkakaroon ng hamon sa Noche Buena. Pero alam nyo bang meron din pala itong ginampanang papel sa ating kasaysayan? Matapos ideklara ang Philippine Independence June 12, 1898 sa Malolos, Bulacan, nagkaroon ng magarbong salo-salo. Ang menu naka-preserve hanggang ngayon sa Museo de Oro Museum sa Xavier University sa Cagayan de Oro. After the proclamation of the Philippine independence, they were served French cuisine. Of course, French cuisine was always the highlights rather of, you know, when we talk about fine dining. Nasa forma pa ito ng ating watawat, kasama sa inihain sa tinatawag na Malolos Banquet, ang cold ham in asparagus stalks. Ang putahing ito, kayang-kayang gayahin ni Chef Gene Gonzalez. Isa sa mga pagkain na appetizer, ipinakita ng mga Pilipino na marunong tayong kumain, na sibilisado tayo. Inilagay sa plato ang hamon serrano. Ang ating sauce na vinagreta or vinagrette. Pinaghalo-halo ang sibuyas, mixed herbs, sherry vinegar, asin at olive oil. At saka inilagay ang asparagus sa ibabaw ng ham. Tapos, ito na, lagayin na natin ang ating binageta. Very simple, very easy. Tamang-tamang pampasko, no? Tamang-tama lang yung lasa ng ham dito sa nilagay na asparagus. And then yung herbs na nilagay din, tama lang sa lasa. So perfect siya for Christmas talaga. Para maiba naman, ngayong Pasko, merong kakaibang klase ng hamon. Ang tawag dito, Black Pig Ham. Sa farm na ito sa Tagaytay, merong humigit kumulang 50 black pig o native na variety ng mga baboy. Kumpara sa mga nasa piggery, ang klase ng baboy na ito, mahaba ang nguso at mas malaman daw ang karne. Mas masarap din daw itong gawing hamon. Dahil mas malasa. Yung black native pig is malinamnam siya, less fat, mas healthy talaga siya. Ang gagawin natin ngayon ay ang black pig pata ham. Sa paggawa ng black pig ham, i-marinate ang pata ng black native pig sa pineapple juice, asukal, peppercorns o buong paminta, dahon ng laurel at asin. Minasahe ang pata. Itinabi sa loob ng 3 araw. After 3 days, ito na yung ating black pig pata. Pagkatapos, i-vacuum seal. Ito na ang ating native black pig pata ham. Ready na siya for selling. At saka i-glinaze gamit ang asukal at torch. 500 to 600 pesos kada kilo nito. Masarap, malambot siya, malinamnam, tamang-tama yung lasa, tamis at alat. Ham kasi ay cured meat or processed meat. So, ibig sabihin, meron itong preservative. Pwede tayo kumain ngayong holiday season. Yun nga lang, huwag natin mayat-mayain. Masarap nga! Pero ilan lang ba ang kayang bumili ng hamon? Kaya ang hamon sa mga can afford o walang problema sa budget ngayong Pasko, ang inyong blessings, i-share!